Marami ang nakapanood, kapatid na Camacho, kapatid na Amungkada, doon sa naging dialogue noong nakaraang linggo. Maganda ang naging resulta, mapayapa, maayos, bagamat merong patawa at kakulitan si Rashid, ano? Nakita naman niya ng mga manunood, alam naman nila yung style ni kapatid na Rashid. Bagamat ganun si kapatid na Rashid, mabait naman kausap. Ano? Mabait naman kausap. Kaya lang, nakakalungkot, kapatid na Mungkada, kapatid na Camacho, pagkatapos ng usapan, pagdating doon sa kanilang programa ni kapatid na Rashid, dito ngayon nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng, ano, ng, parabagang, ako talagang tama sa aking analisis, tama talaga sila at totoo, bakit kailangan pang i-edit at i-chop-chop yung programa? Di ba? Ako kahit ako sabihin ko tama, ba't kailangan ako pang kalikutin? Di ba? Pero nakita naman ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang naging tagumpay. Tandaan po natin, ito'y laban ng Panginoon, kaya ito ay sa pamagitan po ng panalangin ay nagtagumpay ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Kaya doon po sa nakapanood niyan at doon po sa programa ni Karasit, malalaman naman po ninyo kung alin talaga ang totoo at tama. Dahil alam ko po, ako bilang isang baguhan pa lamang na nakakapanood ng ganyan, talagang pagdating mo sa YouTube, talagang ini-edit. Yan, sinachap-chap. Kaya marami na po kung karanasan sa panonood ng ganyan. Pag napanood nyo ng live, pero pagdating mo niya sa YouTube, ayan, andyan na po yung mga editing, andyan na po yung kanya-kanyang paraan para mapatunayan na mali yung kabila, tama yung kabila. Ayan. Ngayon ay, bigyan mo natin ang daan si kapatid na Camacho doon sa observation niya, doon sa reaction sa nangyaring dialogue sa pagitan ni Karasid at ni kapatid na Ray Mungkada. Kapatid na Camacho. Yes. Ang topic ho ay... kung inyo pong natatandaan, patutunayan po ng kapatid na Ray Mungkada na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Yun ho ang kanilang napagkasundoan at saksi po ang inyong maliit na lingkod sapagkat isa po ako sa naroroon. Ano ho, makikita niyo po yan dyan din sa YouTube. Ano ho, at... nangyari sa panahon ng debate, kapatid na Lino, tila baga hindi tumindig, hindi na natili ang kapatid na Rashid doon sa napagkasundo ang paksa. Bakit po? Sapagkat kagaya nga ng ating tinuran, patutunayan ng kapatid na Ray Mungkada ayon sa Biblia. Ang nangyari ho ay gumamit ng mga referensya. Sa unang tayo pa lang. Sa unang tayo pa lang ho. Kaya dito makikita ho natin, doon pa lang sa unang bungad, lumabag na po sa kasunduan ang kapatid na Rashid. At kung kayo po ay talagang mga debate doon, o kayo eh mayroong background sa marami ng panonood ng debate, alam nyo ho na ang Karasid sa unang tindig pa lang, umiwas na doon sa talagang paksang napag-usapan. Kumbaga, kapatid na Ray, kapatid na Lino, ang laro eh basketball. Ang ginawa ng kapatid na Rashid, pumunta sa court lang volleyball. At pinapasunod si kapatid na Ray doon sa volleyball court. Samantalang ang kasunduan, basketball ang pag-uusapan. Ayon sa Biblia, ano, pinatutunayan ni kapatid na Rashid sa komentary ng SDA, ano, at sa mga sulat ni Mrs. White, na wala naman doon sa pinag-usapang paksa. Marahil kung ang naging topic, patutunayan ng kapatid na Ray Mungkada na si Kristo ay, ng ating Panginoon Kristo ay Diyos ayon sa Biblia at mga referensya. Pwede niyang gawin ho yun. Pero sa isang maginoong pakikipagtalakayan, kapag kagumamit ka ng referensya na wala doon sa pinagkasundo ang paksa, ang ibig pong sabihin niyan, hindi ninyo kayang tutulan yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo ayon lamang sa Biblia. Ayan, no? At ang kagandahan pa nito, kapatid na rin, inakala ng kapatid na Rashid, kumakampi sa kanya yung ating komentary at yung ating mga writings ni Ellen White. Pero makikita nyo, sa huling bahagi, no, ng stand ng kapatid na Ray, inilalad na roon kung ano ang ating talagang
pananaw pagdating sa commentary at mga writings mismo ni Ellen White. Pansamantala, dyan muna, kapatid na Lino, yung obserbasyong bibitawang. Ayan, digtungan ko. Siguro puntuhin ko na yung binabanggit, yung kasi sa first cross ko, yun yung kinlip ni Karashide, na binasa niya yung divested. Actually, kung panonoorin yung maigi, babasahin ko ulit yung binasa ni Karashide. Dito po yun sa ano eh, ito sabi dito, he was God while upon earth, but he divested himself of the form of God. Then dito niya na sinigaw-sigaw yung salitang divested. Hindi niya na diniin yung sentence. Kasi ito po yung tanong ko sa kanya. Mababasa mo ba? Kasi noong nagtitake note kami sa presentation ni Karashide, lumabas sa bibig niya yung sinabi na iniwan ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos sa langit. Kaya nung nasa lupa siya, yung pagka-Diyos niya nasa langit. Uh-huh. Then yung Kristo, tao, para bang naghiwalay? Naghiwalay. Yun yung pinalilitaw niya sa presentation. Lumabas sa bibig niya yung salitang, yung pagka-Diyos ni Jesus, iniwan daw sa langit. Yeah. Alam niyo po, ang tawag po dyan, strawman fallacy. Yeah, so nagkikreate ka ng isang stand, pero hindi naman hindi yun naman yung stand ng kalaban mo. Tapos yun yung binubugbog mo. Tapos sinasabi mo sa tao, ito yung stand nila. Tapos, gibain na natin. Ito yung stand nila, gibain na natin. Kaya, doon umikot yung aking question. Hindi kasi stand ng Adventist yun eh, na yung pagka-Diyos ni Jesus na iwan sa langit. Ngayon, yung binasa niya bilang sagot sa aking tanong, actually mapapansin ninyo, tatlong beses siyang bumasa. Yung una, sablay. Kasi ang tanong natin, saan mo mababasa na iniwan ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa langit? Yung clip video, hindi nyo mapapanood yung tatlong sablay na yon. Yung last na yung idiniin nila. Yung unang basa, sablay. Sablay, hindi mababasa doon. Yung terminong lumabas sa bibig niya na iniwan yung pagka-Diyos sa langit. Then inulit natin yung tanong. Pangalawang tanong, bumasa ulit, sablay na naman. Hindi na naman nabasa yung lumabas sa kanyang bibig. Kasi yun yung hinahanap natin. Kasi nagpahayag siya, ayon daw sa stand natin, ayon daw kay Mrs. White, yung pagka-Diyos daw ni Jesus, iniwan sa langit, then lumakad siya na nasa lupa, kaya magkaiwalay. Yung pagka-Diyos sa langit, then yung katawan tao, nasa lupa. Yung pangatlo, eto na. Eto na, dito na nakasilip na, kala mo baga, para bagang, pag pinanood mo, kasi edited yung dulo eh. Meron ng matinding, kumbaga, hiyawan pagdating sa dulo. Tunog panalo, no? Tunog panalo, kung titingnan mo talaga. Yung pangatlo, inulit natin yung tanong sa pangatlong pagkakataon. Actually, nang i-interrupt nga siya dyan eh. Pero ang usapan namin, hanggat hindi tapos yung paliwanag, is wala munang follow-up question. Patapusin mo muna para maging professional yung debate. Kasi yung katotohanan, hindi naman yan nadadaan sa pag-agaw ng salita. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng debate na nagsasalita ka pa, umi-interrupt na kagad yung kabila. Hindi professional po yan. Kaya tayo, gumagamit tayo ng ginagamit natin yung rules na ano, pwede kang mag-object kapag may nalalabag sa rules. Kaya kahit na ilang beses tayong mag-object, yung mga Muslim nga natatawa eh. Object daw ako ng object eh. Pero isipin nyo po, kung sumusunod sa rules yung inyong imam, wala hong pag-object. Ibig sabihin, yung pag-object natin, ito'y nagpapatunay lamang na may nalalabag na rules yung imam po ninyo. Ngayon, ulitin ko po ah. Basta, eto po, pinaliwanag ko sa last part ng presentation, yung style ng mga INC, pagka nagpo-program po sila, respeto rin po sa mga INC, mahilig silang bumasa ng mga book ng Catholic. Then pag binasa yon, aba sumasang-ayon din sa kanila. Nung unang mga pahayag nila yan, mga unang taon, ang daming umahanga sa ganyan. Ang titindi na mag-research ng mga ministro ng INC. Pero nung paglipas ng panahon, natutuklasan ng mga tao, ang ginagawa ng mga INC, chap-chap, wala sa ayos. Pinuputol nila. Minsan nga, yung unang sentence, hindi nila binabasa eh. Doon na sila nag-i-start sa gitna. Kaya ang nangyayari, nawawala sa context, nagbabago yung kahulugan. Ito yung kinakalungkot ko. Nung grade 4 ako, matindi makipagdebate si Karashide. Sad to say, yung style ng INC na nagchachap-chap, inadapt ni Karashide. Respeto po sa mga Muslim. Pero,
mayroon nga akong second cross examen po doon. Pinapatuloy ko yung basa eh. Ayaw basahin. Simple lang, itutuloy mo eh. Kung wala kang tinatago, ba't hindi mo basahin ang buo? Focus po ako dito. Ang sabi dito, dinivest daw. Sabi dito, but he divested himself of the form of God. Pag itinuloy po natin, and in its stead took the form and fashion of a man. He walked the earth as a man. Yung kasunod, for our sake, he become poor, that we through his poverty might be made rich. He laid aside his glory. He laid aside his glory and his majesty. He was God. Yun. Pansinin po ninyo. Yun ang hindi na ituloy. Ito yung hindi tinatuloy kasi basahin eh. Kaya pinatutuloy natin. Kaya doon sa clip video, aba parang tama eh. Oo. Parang nakapuntos. Matindi daw, nakuryente daw si Brother Raymond Cada. Pero sa mga tapat na debater at marunong talaga mag-analyze, chap-chap lang po. Bakit po? Kasi pag itinuloy yung basa, kahit pala sa lupa, tinatawag na ni Mrs. White si Kristo na God. Yan. Eh ano po yung dinivest po doon? Parang ganito lang po yan, Brother Camacho, Brother Lino. Uh-oh. Like for example, isa akong milyonaryo, mayaman ako. Then, ang ginawa ko is inilagay ko sa bangko yung aking kayamanan, yung aking pera. Tanong, hindi na ba ako milyonaryo? Tama. Milyonaryo pa rin ako. Inilagay ko lang sa bangko. Yan. In the same context, binanggit sa talata na yung form of God, yun yung dinivest ni Kristo. Pag tinuloy mo ngayong context, tumutukoy sa glory. Yan. Kasi may glory po ang Diyos na tumutukoy sa physically, yung liwanag na hindi malapitan. Ito yung liwanag, eh hindi naman kasi pwedeng magkatawang tao ang Kristo yan. Pag mayroong ganong glory. Yan. Kaya ang ginawa, talagang dinivest. Inalis po ito pansamantala. Kasi kapatid na Ray, kapag ka hindi po inalis, yun pong glory na yun. Mm-hmm. Hindi niya isinantabi, hindi niya binitawan. Sabi kasi ng banal na kasulatan, walang sino mang tao na kapag nakita ito, yun, mabubuhay. Exacto. Upang makita at mahawakan si Kristo, hinubad niya ito, isinantabi niya ito, inalis niya muna ito. Ano, pero hindi ibig sabihin nun, nang inalis yung kaningningan yun, hindi na siya Diyos. Yeah. Kaya nga nung ipinatutuloy natin doon sa debate, yung talatang ito na kinot kaya Ellen White, hindi ho maituloy eh. Kasi doon nga sa bahaging yun, tinutukoy, si Kristo ay Diyos. Mm-hmm. Oh, parang ganito kapatid na rin, bago ko ibibigay sa inyo. Meron tayong kapatirang mayor, nang ako'y maimbitang mag-speaker sa kanila. Ipinakilala sa akin mayor ano ngayon eh nung kinakamayan ko eh di syempre mayor siya ang banggit natin Happy Sabbath to mayor. Alam mo sagot ng ating kapatirang mayor, brother Fernando, huwag mo na ako tawaging mayor, brother dito. Na lang no tawagin mo na lang akong brother at dito isa akong diakono. Hindi ako mayor dito. Isinantabi niya yung kanyang pagiging mayor. Dahil doon sa church, ang gusto niya, kapatid. Siya'y maging kalibel lamang ng mga kapatiran at gawin lamang at kilalanin lamang siyang bilang brother at diakono. Pero hindi ibig sabihin hindi na siya mayor. Hindi na siya mayor. Hindi ibig sabihin. At yung pagiging diakono na yun na kanyang gustong i-implement, alam niyo ho yung diakono, ibig po sabihin niyan, tagapaglingkod sa mga kapatid. Mas kinuha niya yung mababang kalagayan, kapatid na rin. Kesa doon sa pagiging mayor, ito po sa ganitong larawan, nagaganap yung sinasabi po rito sa mga sulat ni Miss White na dinivest niya yung kanyang form, yung glory, yung glory of God. Ito po yung dapat na maunawaan ninyong lahat. Kaya doon sa debate, doon sa clip na yon, ay hindi ho napatunayan na natibag ng kapatid na Rashid yun pong pananayuan ng Seventh-day Adventist kahit na lumihis sa paksa, kahit na gumamit ng mga writings ni Ellen White. Yeah. Kasi kailanman mga kaibigan, hindi ho kakampi sa inyo si Ellen White, kaya nga pinatutuloy natin eh. Hindi itinuloy kasi doon sa ibabang bahagi, kapiraso lang ho. No? Jesus Christ is God. Ayun ba nakalagay doon? Napakalinaw po niya. He was God. He was God.
O paano nga ibabalik? Kung itinuloy yon, edi tapos na usapan sana kapatid na. kaya lilinawin lang po natin. Ulitin ko lang po, yung tanong ko, yung lumabas sa kanyang bibig, saan mababasa sa Bible yung sinabi ninyo na yung pagka-Diyos ni Jesus iniwan sa langit? Yeah. Walang nabasang ganun. Wala. Yung lumabas sa kanyang bibig, hindi yun nabasa. Oh. Instead, chinap-chap yung writings ni Mrs. White na ang nakalagay, yung deny best niya, yung kanyang isinaisang tabi, is hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung form of glory. Yeah. Hindi lang kasi itinuloy eh. Pag itinuloy, binabanggit pa rin ni Mrs. White na si Jesus na lumakad sa lupa, bagamat tinatawag naman na tao, ang sabi dito, He was God. Yeah. Nananatili pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya, mali po. Clip video po kasi nagkaroon ng editing sa dulo. Pero kung i-analyze mo maigi, sublime. Sublime yung kanyang sagot. Hindi lang tayo nag-react kasi tayo yung nasa time na nagtatanong eh. Hindi naman tayo sumisingit. Kaya inaantay nating matapos lahat ng kanyang sasabihin. At ito pa, yung nakita kong pala si kapatid. Ano? Nang nabasa niya yung divested, ang conclusion niya agad at itinatanim sa tao, sa langit yun. Sa langit yun pa. Buti na idiin mo yun. Mali ho yun. Walang binabanggit na sa langit yung kapatid na nalino. Kaya pala si ho yung ginagawa ho ng atin tong kaibigan during the debate, kapatid nalino. Kaya brother eh, brother Camacho, nung pinapanood na namin ni Priya saka ni Jerome yun, nung basahin yung sulat ni Ellen White, para bagang kumakampi. May bumubulong sa ere, sabi ko, patuloy mo yung basa niyan. Ayun po, yung aming karanasan mga kaibigan, mga kapatid, damang kami nanonood na pamilya, at yung nga nung binabasa ni Kara Sid yung nasa Ellen White writings na yan, ay sabi ko doon sa aming pag dahil cellphone lang yung aming pinapanood, sabi ko, pabasa, patuloy mo yan, brother Ray, patuloy mo yan. Meron niyang maling paliwanag sa dyan. Yan. Kaya maliwanag mga kapatid, talagang hindi ko alam po talagang nakararating yung mensahe kay kapatid na Raymond Kada nung panahong yan. Kasi kami mismo ang pamilya, natutuwa kasi kami nung aming napapakigan, hindi ka ako inubad yung pagka-Diyos ni Kristo dyan. Yung kaningningan ang tinanggal dyan. At ang ipinalit dyan, yung kaningningan ng tao na matititigan. Ayan. Kaya dito po, mga kaibigan, napakaganda noong naging dialogue, mga kaibigan. Kaya sinasariwa natin at binibigan natin ng magandang reaksyon dahil doon sa kanilang pinalabas, doon sa kanilang programa na pinutol-putol at sinachap-chap. Yeah. Kaya dito nyo maririnig yung buo, mga kaibigan, mga kapatid, yung tunay. At doon po sa nakapanood, makikita nyo talaga ang talagang pangyayari. Kaya wala ho tayong inililihim dito. Wala. Kaya dito iniahayag talaga yung context nito. Kaya kapatid na rin, no? Binibigyan lamang natin ng justify. Dina-justify lamang natin. Kasi doon sa video clip, ano? Walang ano eh. Tawag dito, may hatol agad eh. Yes. No? Walang katarungan eh. Walang katarungan. Sabi nga na nung sa... Asa ng ustisya? Oh, asa ng ustisya. asa ng ustisya. So binibigyan lamang natin ng hustisya, no? At gaya ng aking sinabi, kapatid Nalino, out of deliverance, no? Out of topic, no? Ay yung mga paggamit niya na ayon kay Mrs. White, ayon sa inyo, na wala naman sa paksa, palasi po yun, ang tawag po rin, mga kapatid, argumentum ad verecundiam. So, hindi po dapat gamitin yan according kay ganito. Kapag ang topic, hindi naman dapat siyang ipasok, kapatid Nalino.